What's up mga ka-Eric TV, and for today's video ay gagawa na naman tayo ng bonsai na raft, pero sa bato natin ipapatong. So parang root over rock and raft in one, or plant in rock basta raft sya. So ito yung napili kong bato, ito yung training pot nya. So ito yung magiging extender o yung training na mag-hold ng kanyang sand para matry natin yung ugat pababa. So start tayo, and ang gagamitin natin is argaw. Meron akong tinanim na argaw dun sa ating ground. Yan yung ating argaw. So raft na siya. Yan. So, ang gagawin natin is bukayan natin. So, bukayan na natin yan, guys. Ito argaw din yan. So yan ang ginagawa ko pag nagpapalaki ako ng mats. Pag nakuha ko na yung gustong laki, ayun, ginagawa ko na siyang, tinitrain ko na siya sa kung anong magiging final na design. So ito na yung ating material. Laki na pala nito. Patay tayo. So yan, papatong natin yan dyan at pababain natin to dito. Ganyan siya, guys. Lalagyan natin siguro ng kunin natin yung iba, ibang ugat. Ito, ito. Kunin natin. So ayan, kukunin natin to. Kasi malapad. Mahirapan tayo ipasok sa patong sa bato. Malaki na siya. So ayan, kunin natin yan. Guys, tapos gagawin natin is papatong natin dito. Nylon. So, gamit tayo ng nylon kasi medyo matigas. So
So magagamit naman natin yung pagiging angler natin. May uninut. Uninut, meron din akong video sa uninut, guys. Pakitingnan nyo lang sa Uninuts na album. So, lagay natin to. Nakita nyo ba? Ayan. Kaya sa harap para makita nyo. Ayan, so okay na yung camera. Ito dito, tandahan natin yung papahalik sa bato. So ito dito, so uninut, ito yung ating uninut. So, ito yung harap, guys. Yung likod. Ang gagawin natin dito is babalance natin yung distribution ng kanyang roots para maganda tingnan. Balance-balance lang talaga. Para siyang nakakapit sa bato. Ayan. Tapos, ito dito. Diba, balance ang sinasabi ko. So, i-balance natin. Ayan. Bumitaw si Uninut. Ayan na, guys. Si Uninut. Ikot pa natin isa siguro. Para ito ang mahirap sa root uberak. Kailangan ng lakas. Dubai. Nako, nawala yung sign. Kailangan mo maghag dyan sa bato na yan. Maganda ka tingnan. Ba't ba ang tigas mo? Ba't ba ang tigas? Puli muna natin si Uninut. Another Uninut ulit para ma-secure natin yung ugat sa kanyang right full, kasi medyo natigas si Ugaterns. Ayaw sumunod sa Aterns. So, ayan si Ugaterns.
Lagay natin dito horns. Kahirap nito talaga. Basta uberak na matigas na yung, kaya dapat habang bata pa tinitrain na. Kasi mahirap na po ilagay ang ugat pag naka establish na siya o malaki na. So, kanyan distribution lang ng ugat. So ito naman, ganyan natin to lagay. Lagay natin dito. So, para tumubo siya pababa. So distribution. Distribute natin yung ugat niya. So ito na yung harap ni Argao. Distribute, distribute. So, distribute. Distribute. So ayan, yan na si rough style natin. Kulang pa ng tali, lagyan pa natin ng another uni nut. Another uni nut. So meron akong videos kung paano gawin yung uni nut. So papakita ko na lang kung si pag naghigpit na yan, tigas na ang tanggalin niya. Limang ganto, limang ikot. Sana yun si uni nut na yan, limang ikot ha. So, pwede anim para medyo matigas ako talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gamit din ang pagiging angler natin ito guys sa pagbubonsai. Susuot ulit, tapos secure ulit yung ibang uga turns na turns. Higpit, baba natin uga turns. Yan, higpit, higpit. So yun, nag-bend na siya. Pababa. Ganun lang. So, tuloy natin si uni. Lock natin si uni. Isang loop ng surgeons. Ayan. So, nakakalak na si uni. Gagawin natin is ayan, distribute natin yung ugat ulit. Kung nasisira, kayaan nyo na. Tutubo at tutubo din niya. Ganyan. So, pag binuksan nyo to, magiging para kayo nabubukas ng gift wrapper. Gift box. Pero, since ang gagamitin natin ay itong transparent, so, makikita natin kung anong, kung may ugat na ba siya, or wala pa. Yung ugat namang iba dito, pag lumalaki na yan, dadaan dito yan o sa baba. Nalaman nyo. 2 years na naman to. So, sa ngayon, tapos na tayong mag-secure kay Argao, local. Gagawin natin is maglalagay naman tayo ng growing media. So,
River sand ulit para mabilis yung fast draining, para mabilis yung pag-agos ng tubig para hindi siya malumos or tawag doon is masuffocate sa sobrang dami ng tubig. So ayan na ang ating final promo na tayo, final stretch. Ayan, pwede na yan. So balik natin itong isa. Ayan, kaling, di ba? Isa naman dito, final. Ayan, tingin ko parang kulang pa ng isang uni nut. Lagay natin si nako. One, two, three, four, five, six. Higpit. At lagay sa kay Bobo Bonsai. Ayan. Since gusto natin dito tong ugat na to, dito natin lagay yung ating uni nut. Yan. Na-secure na siya. I-secure lang natin si uninut ulit ng isang tie para di mag-release. So yan. So yan na guys, si Argao na raft na root over rock, di ba? Unique raft na root over rock. So ito, papalaki natin yan. Tutubo at tutubo yan. Ganyan lang. Ngayon, ang next step natin is to put some growing media, yung river sand. Unang lalagyan natin is yung base o yung pinatungan natin ng bato. Yan. Tapos dito. Dito. Sige. Lahat yan. Lagyan natin. Dito din. Dito rin. Dito din. So lahat paikot. So ayan, ating Nukar Argao na naka put over rock at naka raft in one. Natin is i-fit natin tong so ayan, yan yung forma nya. Ngayon pupunuin natin to, diba?
Kunan na lang siguro natin to ng plastic para di ma-disturb yung pagtubo ng ating material. Ngayon lang guys, isipin natin kung anong tubo ng halaman, paano siya tumutubo. Maintindihan din natin paano natin siya ititrain. Paano natin ipopormahin yung kanyang ugat. Kaya niya, nakadistribute na yung ugat niya. So, ngayon, is lalagyan na natin siya ng something to grow with. Ayan. Pwede din yan balutin ng plastic. Pero mas matagal gaya nung video ko kahapon. Nakabalot lang siya ng plastic. Pero ulitin ko, medyo matagal yon. Ito, medyo mabilis kasi pag naglagay tayo ng nutrient sa halaman, nako-contain ng nutrients yung anong lupa, yung nutrients hindi siya nagwa-wash out. So mas efficient to kaysa doon walang soil. Pero pwede din yun, yung plastic lang, lagyan niyo ng plastic, balutin yung plastic yung buong ugat. Then moisture lang yung kuhan. Ayan. Tapos yung mga ganyan, dapat basahin nyo ng tubig. Ayan. Diba? Para mawala yung air pockets niya hanggang dun sa baba. So, pag nawala yung air pockets niya, makakatubo ng maganda yung ugat. Oh, diba? Yeah, so, si Raft na naka-root over up. So, ayan na si root over up. Kayaan nyo na yung forma ng kanyang plastic. At tutubo. At kailangan ganyan yan. So, recycled material ulit. Gamit tayo ng mga recycled material. Dapat walang pockets of air guys, ah, sa ating growing media para makatubo yung ugat ng maigi. So, lalagyan natin tubig. Lalagyan natin siya ng tubig dito. Ayan. Ayun. Ayun. So, sa ganyang pamamaraan, masusure natin na wala na siyang air pockets. So yan guys, ito na yung ating raft na root over rock. So yan na. So nagustuhan nyo ang video guys, pakilike, comment, share at subscribe at pindutin ang mahiwagang bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos. At maraming salamat sa panonood.